Ako na ulit. Nanawa ba? Okay. So kanina, binanggit kung magkano yung income namin. Ano po? So, kaya siguro nilagay po ako sa part na to, yung skills. So, di ba sabi kanina, 85% should, tama? And ano daw, 15% skills. Yan. Sa totoo lang, kahit hindi i-fern, kahit yung normal na buhay, ordinaryong buhay, ang kailangan mo talaga ay attitude. Kailangan mabuti kang tao. Tama? Ang skills, pansinin nyo, ang liit. Nakita nyo? Kahit grade 1, maiintindihan ito. Tama? So, sino dito po yung nakapagtapos ng pag-aaral? Pakitaas po ang kamay. Yung college. Yung hindi nakapagtapos. Yan. Yung hindi nakapagtapos at nakapagtapos, alam kung alin ang mas malaki. Tama? So, ibig sabihin, yung lahat ng diniscuss ni Upline JM kanina, kung i-a-apply mo yun, panalo ka sa i-fern. Tama? Yung lahat ng narinig nyo kanina, ipasok mo dito ng buong buo, yayaman ka sa i-fern. Kasi ang part ko, 15% lang. Pansin nyo po? So, ibig sabihin lang, tibayan mo lang dun sa mga nauna, sinulat nyo ba lahat yun? Yun lang kasi ang mabisang paraan para yumaman ka dito sa i-fern. Maging mabuti ka lang na tao. And the next will follow. Blessing will follow. Ngayon, syempre, kailangan din naman meron kang konting kaalaman. So dito, kung titingnan nyo yung numero, 85 and per 15%, ibig sabihin, hindi ka kinakailangan sobrang magaling. Hindi kinakailangan tapos ka ng pag-aaral or mataas ang iyong pinag-aralan para maging successful ka dito sa i-fern. So, 15% lang. Ibig sabihin, hindi kinakailangan magaling kang magsalita, matalino ka. Diba? So, ibig sabihin, yung 15%, pag titingnan mo, mathematically, napakadaling gawin ng i-fern. Tama? Nakikita nyo po? Dito pa lang kita mo na napakadaling gawin ng i-fern. Mahihirapan ka lang kung ang pag-uugali mo hindi okay. Tama? So ito, yung part ko, napakadali. Ngayon, ang tanong ko lamang, kung ang attitude nyo ay 85% ba? Kasi kahit gaano kadali ito, magiging mahirap kung ikaw bagsak dito. Gets po? So yung ituturo ko, kahit nga ako ay tumambling dito, kahit ako ay ngumuya ng bubog, di ba? Kung hindi mo naman i-absorb yung 85%, hindi mo paniniwalaan ito. Tama? Kasi sa totoo lang po, yun ang naging struggle ko nung nag-start ako sa i-fern. Bakit? Acne kasi ako. Alam ko na yan. Di ba? Pag alam mo na, hindi mo ma-absorb yung 15%. Para kaunting skills na nga lang, hindi mo ma-absorb kasi ang nauulit-ulit mo sa isipan mo ay alam mo na. Tama? Matatawa kayo, alam nyo, napaka-basic ng skills dito sa i-fern. Let's start po. Sino yung ano, sanay na ng kada picture eh? Ganyan agad. Pati yung mga anak natin, pandali ka agad na ganyan. Ano to? I-fern sign. Bakit tayo nag-i-fern sign? Para ipaalala sa iyo na iyan yung skills. Nandito. Ang i-fern sign, anong ibig sabihin? Taas po yung kamay nakakaalam. Prosperity sign, tama. Pero yan ay tatlong letter E. Three letter E. Ano-ano yon? Yun yung nakapaloob sa 15% na skills. Ano yung una? Explore. Yan yung sunod. Empower. Tama? Ano pa yung sunod? Engage mo na po bago empower. Yan.
Tatlong letter E. Yan ang 15% skills. Nandyan nakapaloob. Iisa-isahin natin yan ngayon. Explore. Di ba ang i-fern network marketing ay bago sa'yo? Hindi mo alam, di ba? So, paano mo siya aalamin? I-explore mo. Paano mag-explore? Sino dito ang 6 months and above ng member? Pakitaas ang kamay. 6 months and above. Yan. Yung lower than 6 months. Okay. Yung 6 months and above, pakitaas ng mamahaling notebook. Pakitaas ng mamahaling notebook. See? 6 months ka na. Pero ang sinabi ni Upline mo, bumili ka ng pinakamahal na notebook. Ang tanong, sinunod mo ba? Nasaan? Di ba ang sabi, yung pinakamahal na notebook na yan, dala mo dapat araw-araw. Ang tanong, nasaan? Di ba? Ang simple ng instruction, tama? Kasi para i-explore mo daw ang i-fern business, bumili ka ng notebook na sa tingin mo ay sobrang mahal para sa'yo. Mahirap sundin? Kaya nga ngayon, mamaya, kung bukas pa ang National Bookstore, pumunta ka na. Bumili ka ng notebook na sa tingin mo ay napakamahal para sa'yo. Siguro naiisip nyo, anong pinagsasabi nito? Yes, pati ballpen. Pero basic po is pinakamahal na notebook para sa'yo. Kung sa tingin mo, ang notebook na 300 pesos ay mahal, bilhin mo. Na po. Kung sa tingin mo, ang notebook na 800 ay mahal, bilhin mo. Huwag yung notebook po na pag binunot mo sa bulsa mo yung pambili, yung aaray ka. Yung matatanong mo sa sarili mo, ba't mo binili yun? Ay notebook lamang. Diba? Yung masasaktan yung bulsa mo pag binili mo yung notebook na yon. Bibili kayo? Kailangan nyong bumili. Walang nag-earn ng 1 million per month nang walang notebook na mamahalin. That's the first step. Bumili ka ng notebook na mamahalin. Okay. Kung 6 months ka na, dapat daladala mo yung notebook na mamahalin. Ngayon, ang tanong, bakit? Bakit kailangan mamahalin yung notebook? Hindi po. Pag mahal mo, iniingatan mo. Tama? Ang mahal mo ba, hindi mo iniingatan? Ang mahal mo ba, pinakakawalan mo? Hindi. Kaya kinakailangan mahal yan. Para yan ay iyong ingatan, huwag mong pupunitan, huwag mong listahan ng utang. Hindi mo yan ipalalaruan sa iyong mga anak. Hindi mo yan pagugurihan ni, hindi mo yan pagagasgasan. Tama? Dahil mahal. Basic. Alam niyo po, ang i-fern ay hindi komplikado. Kung ano lang yung sinabi sa iyo, gawin mo. Tama? Kaya lang nagiging komplikado dahil komplikado ka. Tama? Kaya, di ba sinabi ko, 15%? So, wala ditong mga hidden meaning. Yung mga pananalita ay may double meaning. Wala. Kaya lang yan pinabibili sa iyo. Kaya lang ay gustong bumili ka ng mamahaling notebook para mahalin mo at ingatan. Yun lang ang purpose niyan. Ngayon, bakit kailangan mong ingatan at mahalin? Kasi, sa pag-explore mo, di ba kinakailangan meron kang panggagalingan ng income? Tama? Dito sa negosyo natin, kailangan natin ay source of income. Di ba? Ngayon, ang grocery, saan ang gagaling ang income? Anong inventory niya? Noodles, sardinas, di ba? Yun ang kinakailangan inventory niya. Yun yung nakalagay sa cabinets. Di ba? Kasi yun ang pag nabenta nila, doon sila kukuha ng income. Tama? Tayo, saan tayo kukuha ng income? Sa pay-in. Tama? Sa pay-in. So, ano ang inventory mo? Mga tao. Listahan. Kinakailangan, meron kang prospect list. Listahan. Ganito yan. Anong
pinagkaiba ng prospect list at prejudge list. Yung mga 6 months and above na supposedly dapat meron ito, meron na ba? Okay, ganito pag prejudge. Ang sabi, maggawa ka daw ng 200 na prospect list. 200K. Hindi 200,000. 200K from your K system. Ano yung K system? Kakilala, kaibigan, kaklase, kaaway, kabit, kalaguyo. Lahat ng K, ka-church, ka-barangay, ka-batch, lahat na ng K. Mahirap bang maglista ng 200? Madami ba? Ang iba na dadamihan dyan. Pero bigyan ko kayo ng technique paano magkaroon ng 200 na prospect list. Pag prejudge, yung hinusgahan na, kagaya nito, punta agad kayo sa inyong phone book. Sa phone book, nakalagay dito, I, me. Ha? Naku, walang pera to. Albert, naku, negative to, hindi to sasali. Ah, ito, si Alex Red. O, lista. Pag ganun ang ginawa mo, ginajudge mo na, good luck kapatid, wala kang maiilistang 200. Ano ang gagawin mo? Di ba ang ipinagagawa ng upline mo, simpleng-simple, prospect list. Wala naman siyang sinabing prejudge list. Pag prospect list, punta ka ng contacts mo. Kung ano lang yung mga nakalista dyan na mga pangalan, ipaglilista mo. About Amy. Basta ilista mo hanggang sa maka 200 ka. Magugulat ka. Lampas pa ng 200 ang laman ng phone book mo. Pat, lalo na po pag ang binuksan mo ay Facebook. Diba? Nagigets nyo po? Susundin nyo? Okay. Bakit kinakailangan mo maglista ng 200? Kasi, yung first 200 na nakalista na yan, pagpapraktisan mo sila. Praktisan sila. OJT ka muna. Lalo't baguhan ka. First network market, first time mo dito sa i-fern, OJT ka. Wala namang expert agad sa una, di ba? Ang goal mo dito ay magpa-reject. Kailangan mong pakapalin ang iyong mukha. Tingnan niyo po ako. Ako ay hindi pala gala. Alam niyo yung social, wala akong social life noon. Kasi gasolinahan, bahay, yun lang ang aking gawain. Ang trabaho ko lang, ang aking kaibigan lang ay ang aking asawa. Kaya nga gusto ko lagi siyang umuwi. Kasi wala akong ibang friends. Ngayon, yung kumausap ng tao, hindi ko yun forte. Dahil ako yung pikun. Yung kung ayaw mo, idiwag. Ganon din ba kayo? Ganon yung attitude ko noon. Kaya lang, ang sabi sa akin ng aking mga uplines, ay kinakailangan daw kumapal ang aking mukha. Alam nyo, ginawa ko, di ka sabi, kumausap ng tao. Doon sa Batangas Pier, ang biyahe ng barko dyan, hindi naman met-maya, so maghihintay ka. Ang ginawa ko, para kumapal ang mukha ko at masanay kumausap ng kumausap sa tao, yung lahat ng tindahan doon sa pier, kinausap ko. Bakit? Hindi naman ang purpose ay papayinin yung mga yun. Ang purpose ko lang ay pagpraktisan sila at kumapal ang aking mukha. Ang sabi nga ng asawa ko, tay na, hindi naman sila nakikinig. O anong na-benefit ko doon? Kumapal ang aking mukha. Kasi kailangan makapal ang mukha mo para madali kang humarap sa tao. Diba? Kasi baka mamaya, gaganon-ganon ka, RBA ka, katog-katog yung paa mo kasi hindi mo pinraktis. Tama? Ngayon, yung 200 katao na yan, ikakategorize natin yan. Gawa tayo ng column. Yan. Itong sasabihin ko sa inyong ito ay technique para mabilis kang magkaroon ng resulta. Sundin nyo lang ito, itong pattern na to, bibilis ka sa i-fern, kikita ka. Di ba sabi 200? Ano? Yung 200 na yan, di ba kakilala mo yan? Connection mo yan? So ikaw ang nakakakilala dyan, hindi naman ang iyong upline. Tama? Yung 200 na yan, ikakategorize mo. Ano yung category? Positive?
50-50, hindi yung mga nasa ICU, ha? Negative and status. Ganito yan. Out of 200, hindi mo naman yan pasasalihin. Diba? Ang purpose lang ay pag-practisan niyang mga yan. Gusto niyo bang mag-practice? Oh, practicein po. Mamaya tuturuan ko din kayo kung ano yung unang step sa pagpa-practice. Yung 200 na yan, out of 200, pumili ka lang ng 20. 20. Yung 20 na yan, yun yung sa tingin mong positive, yung sasali. Yung sa dito magja-judge ka na. Yung sa tingin mo ay positive sa negosyo na to, gusto ng racket. Alam, kilala mo naman siya, 'di ba? Kilala mo out of 200 yung 20 na yan. Yung 20 na yan may qualification. Yan ay man. Ano yung man? May kakayanang mamuhunan, syempre, negosyo eh. Money. Hindi naman natin dinidisregard yung mga walang pera. Ang akin lang, yung may kakayanang mamuhunan. Kilala mo naman yung 20 na yan, di ba? May authority and may network or need. Example, katrabaho mo na panganay sa pamilya nila na imbyernang imbyerna na sa sahod niya. O, meron na kayo idea kung sino yung mga katrabaho nyo na yon? Barangay captain nyo na naghahanap ng racket. Yun yung mga man. 20 lang out of 200. Diyan sa 20 na yan, wag na wag mo yang kakausapin nang mag-isa ka. Clear po ang pattern? Huwag mong kausapin itong 20 na ito nang walang kasamang upline or wala kang backup. Subukan natin, ang isang sundalo, pumunta sa gera, mag-isa lang. Sa tingin nyo, patay buhay? Patay yun. Diba? Huwag kang sasama, huwag kang pupunta dyan sa 20 na yan nang mag-isa. Iisa-isahin mo yan, yung 20 na yan. Hindi mo pagsasabay-sabayin yung 20. Clear po? Kasi saan, umiiwas ako dun sa mag-totok ako sa napakaraming hindi naman member. Bakit? Saan ba nakakakita ng mas madaming boto ang politiko? Diba sa Gapangan, hindi naman sa General Assembly. Yan ay ang dami-dami. Oo. Pero hindi. 'Di ba? At diyan, meron diyang isang negative. Sa halip na positive yung iba, nahahawa na yung iba. Kaya ang better po na strategy is isa-isahin mo yung 20 na yan. Nasa sa discarte mo na yan kung kailan mo kakausapin yung 20 na yan. Basta make sure kasama mo ang iyong upline. Ngayon, ang good news, hindi naman yung 20 na yan, pamemembruhin mo lahat. Hindi yan. Kukuha lang kayo dyan ng 4. Nakikita niyo po yung pattern? Okay. Yung 4 na yan, ang gagawin po natin, yan yung papay-pay-inin mo. Yan ang sinasabing patay kung patay, kailangang mag-pay-in yan. Yung 4 na yan, out of 20, sigurado ako may makukuha kang 4. Yung 4 na yan, ang sinyales na yan ay makikipagsabayan sa iyo, magbibitaw yan ng puhunan. 56,000 at least. Clear po? Ang sundalo, pag nasugatan, lumalaban? Yes. So, ang sinyales na magiging kapartner mo yan. Di ba ang hinahanap natin business partner? Hindi naman natin hinahanap may sakit eh, di ba? Ang hinahanap natin ay 4 na business partners. So yung 4 na yan, syempre dapat ay namuhunan. Wala namang negosyong walang puhunan. Ngayon, pag namuhunan yung 4 na yan, di ba lalaban yan? Pag lumaban yan, ibig sabihin gagawin at aaralin din niya yung negosyo. Tama? Pag marunong na itong 4 na to, di ba ikaw ito ano? Ngayon may 4 dyan. Yung 4 na yan, pag marurunong na yan at kumikita na yan, magkakaresulta sila, di ba? Magkakaroon ng resulta. Ikaw sa taas, magkakaroon din ng resulta. Tama? Maaaring may malaki ka ng cheque or magkakakotse ka na yan. Tama?
Kung magagawa mo ito, mahanap itong apat na tao na to sa loob ng isang buwan, after one month, may resulta ka. Tama? Pag may resulta ka na, yung mga alinlangang sumali, sasali na yan. Tama? Alin ang mas madami, yung alinlangan sumali o yung 20? Yung alinlangan. Pag sumali na yung mga alinlangan na yan, lalaki lalo ang iyong income or resulta. Tama? Yung mga nega, sasali na yan. Nakikita niyo po ang pattern? Sundin niyo lang yan, magiging successful kayo ng mabilis dito sa i-fern. Yan lang po yung sekreto sa pagpo-prospect. Ngayon, bakit may nakalagay na status? Diba ang sabi ko, 200 ay praktisan mo. Tama? Meron dyan, hindi naman agad sasali. Diba? Pag kinausap mo, hindi naman sasali. Anong gagawin mo? Ilagay mo yung follow-up date. Follow-up. Dito, kung pay-in na, lagyan mo, pay-in na. Lagyan mo yung status nila para alam mo ang babalikan mo. Ito ay well manage ang iyong prospecting. Diba? Ito, sa 200 na to, mamamalayan mo dyan. Meron dyan na ilang beses ka nang na-reject. Kasi binalik, balikan mo lang. Ako po ay may downline na earning 100,000 per month na ngayon, ay 60 times akong na-reject. Kaya nyo ba yung ganong klaseng rejection? 60, dalawang buwan na araw-araw niya akong nire-reject. Upline Ian Abinilla. Hello, Ian. 60 times. Bakit? Actually, hindi naman niya alam na nire-reject niya ako. Dahil kumpare namin sila at kumare, malapit sa kalooban namin, ayaw kong yumaman nang ako laang mag-isa. Tama? Pag ang iyong prospect ay malapit sa iyo, huwag mo yang sukuan. Bakit? Mahirap yumaman nang mag-isa. Malungkot. Lalo na ang kapamilya mo ay iwan. Ngayon, ang nangyari sa amin, dahil ang turo nga ay magpa-reject ng magpa-reject, hindi ko naman siya nilalatagan na nung mga araw-araw na yon. Ang ginawa ko, after ko sa latagan, sa kanila ako home base. Doon ako magkakape. Hindi naman niya alam na, na siya i-prospect ko pa din. Kahit ilang beses na niyang sabi, hindi ako sasali dyan. Ano ika ako, pagtitindahin mo nang parang magsisismor? Oh, hindi para siya ay i-prospect pa ng time na yon. Nandun lang ako, kami mag-asawa, update lang sa kanila. Hanggang sa sila na yung tusang nag-pay in. Kasi naku-curious na sila dahil araw-araw namin ginagawa yung i-fern. So sa 200 na ito, pag nalampasan mo dito, itong 200 na to, ang magpa-reject na magpa-reject, ang ma-reject ay hindi mo na halos pinapansin. Ito yung iyong pinakang training ground, yung 200 na yan. Clear po? Ngayon, sino dito yung pagka-pay in, ang nasa isip ay, tara, tayo sa Mindanao, doon tayo. Tagaluson, pero doon sa Mindanao, doon sa ano, Cavite. Ang lalayo ng gustong puntahan. Sino yung ganon? Excited? Yan. Meron tayong technique din po sa pagpo-prospect, yung tinatawag natin na coil. Yan, spiral method. Pag magpa-prospecting ka, dito lang muna sa malapit. Di ba yung nagpa-practice ka lang? Social ka naman, gusto mo pang doon sa ibang lugar. Mamamasahay ka pa, nagpa-practice ka pa lang. Clear nyo po? Nagigets po? Unahin mong kausapin ang kapitbahay mo, mga kapatid mo, mga kamag-anak mo, magpa-reject ka ng magpa-reject sa mga yan. Kasi once na yumaman ka, hindi ka na nila pwedeng sabihan na hindi mo man lang kami sinabihan yan. Ako'y kapitbahay mo lang, hindi mo man lang ako nasabihan. Diba? At take note, nagpa-practice ka lang naman, diba? Tama? Ay paano kung yung pagpa-practice mo na yan, napapay-in mo yung apat, kapitbahay mo lang pala. Punta ka ng punta kung saan-saan lugar, hindi mo pa naman pala nakakausap ang iyong kapitbahay. Maya-maya mamalayan mo, pay-in yan sa iba. Clear po? Okay. Next, prospecting. Yan. Ngayon,
sabi mo sa akin, Upline, meron akong notebook na mamahalin. Oh, pinakita mo pa, tigo 1,000 na notebook. Punong-puno ng ano, prospect, 200, nandyan. Ano, well, categorize yung iyong mga prospect. Sabi mo eh, ay, bakit wala pa rin akong kita? Ako naman ay yes, Upline. Ako ay may prospect list na. Ay baka dito, sa pangalawa, meron kang problema. Yung tinatawag namin na how to invite. Di ba may prospect ka na? Yan. Paano ka ba nag-iimbita? Ito po ay lagi kong sineshare. Itong ano, parang naging talent namin dito sa i-fern ang invitation. Sino dito ang may birthday or nagbahanda pag may birthday? Taas mo ang kamay. Yan. Lahat naman, nakakita na ng birthday. Diba? Ang hirap magtanong. Sino ang dito, ma'am, anong pangalan mo po? Gloria. Sino dito ang pag nag-invite ng birthday yan ay ganito? Uy, Ate Gloria, pumunta ka sa, Ate Lorna, pumunta ka sa amin sa Sabado, birthday ng aking anak. Alam mo, yung birthday ng anak ko, yung table, kulay pula yung mantel. Tapos may lechon sa ibabaw. Ang nagawa ng dessert ay si ganito. Ang magsasalita ay si kapitan. Ganun ba kayo mag-invite? Hindi. Diba? Pero sa i-fern, paano ka nag-i-invite? Kasi baka, pag-iimbita mo pa lang, diniscuss mo na. Diba? Diba pag mag-iimbita, anong kailangan lang natin? Yan. Date. Time. Place. Tama? Diba sabi kanina, excited? Dapat? Pag naglalatag ng negosyo. Ganito, pag mag-iimbita ka, mag-invest ka naman sa load or pantawag. Huwag mong i-text. Or pwedeng personal. Paano? Tumawag ka, excited na excited. Sabihin mo eh, Maring Lorna! Naku! Ako'y pupunta sa inyo ha, mamaya. Oh, ngayon, sigurado, tatanungin ka, bakit? Dahil anyway, excited ka eh. Sauluhin nyo ito. Itong aking sasabihin, sauluhin mong mabuti dahil napakahirap niyang sauluhin. Tunay! No joke po. Ito ang iyong isasagot. Bakit ko po sinabing napakahirap? Ang iyong prospect, anong kulit? Tatanoy, ano yan? I-fern? Madudulas ka na. Alam mo, ang gagawin sa inyo, sin-zone ka na. Pag sinabi po mong networking, wala na. Hindi ka na niyan re-replyan. Tama? Pero napakaganda ng iyong layunin sa kanya. Hindi mo nga lang magawang ilatag. Dahil ayaw niya. Diba? Ang kailangan mo lang ay appointment. Pag nag-i-invite ka, ang kailangan mo lang ay appointment. Kaya ko po nasabing mahirap. Kasi pinagdaanan ko siya. Ang sabi ng Upline, ito lang ang gawin. Yayaman ako. Sabi ko, tay ka muna, ganyan lang, yayaman ako. Hindi ko naintindihan ito. Hindi ko ito naintindihan kasi nga ako ay acne. Alam ko na yan. Ang ginagawa ko, di ba messenger, invite. Hoy, alam mo, ano, may makita akong negosyo. Yung i-fern. Dinidiscuss ko, nilalatagan ko siya. Ina-RBA ko sa chat. Hanggang yung, alam mo yung fern D, vitamin D yun. Ganyan, post ako ng post. Tapos sa huli, sasabihin ako, Mari, hindi ko naman linya yan. Kandahin ako ng pag-chat. Tapos sa dulo, hindi ko naman yan linya. Bakit? Dahil mali ang aking prosesong ginawa. Ang sabi ng Upline ay ito lang. Buti na lang ang asawa ko magaling mangopya. Nagtataka ako sa kanya, ang dami niyang naiimbita, ay arila ang ginagawa. Sinaulong mabuti itong word na basta. Sa totoo lang po, mahirap talaga siya. Kaya lang pag na-master mo, ang dami mong maiimbita dito. Dadalhin mo lang naman ang dadalhin dito yung mga yan eh, di ba? Basta! 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 Alam mo kung bakit? Pag nagawa mo ito ng perfect, matitrigger mo yung curiosity niya. Alam mo ang iisipin nila?
Kaya ay kay pupunta doon, it's either may problema ka, kukunin mo silang ninong ng iyong anak, or mangungutang ka. Basta maglalaro na ang isipan ng mga yan. At ang maganda pa nito, kung yan ay talagang kaganyan mo, kumparing tibay mo or kumaring tibay, pagdating mo doon, may nakaredy pang pulutan. May barikin pa. Tama? Oh. Kaya, ito lang po. Maniwala kayo o hindi. It depends upon you. Ito ang magpapayaman sa'yo. Basta. Sauluhin mo yan. Okay. Paano naman imbitahan yung mga negative mong kamag-anak? Lalo na ang iyong asawa, ang iyong kapatid. Yan. Nahihirapan kayo? Ito extra tip na to, ha? Ano na? Extra, ano na to? Tip. Ayan, negative na anak. Okay. Ano ba ang dala mo sa kanila? Diba negosyo? Negosyo ang magpapabago ng buhay nila. Tama? Kaya lang, negative sila dahil hindi pa naman nila nakikita at hindi nila naiintindihan. Tama? Hindi naman nila naiintindihan. Sino nakakaintindi? Ikaw na nagkita. Tama? Kung yan ay malapit sa iyo, lalo na, ito'y technique na ginawa ko sa aking ama at sa aking asawa. Ganito ang ginawa ko sa tatay. Sabi ko eh, ako'y sa tagal na ninyong anak. Kailan ako naging masama? Hindi naman kita pasasalihin sa i-fern. Ang layunin ko lang ay makita mo ito. Ikay sumama sa akin sa Maynila nang makita mo. Iniyakan ko na siya. Konsensya na. Oo, tunay yun. Bakit? Sa pilitan, bakit? Saan mo ba sila pinipilit? Sa kabutihan naman eh. Hindi mo naman sila niloloko, di ba? Kaya lang, ang nag-hold back sa kanila, hindi nila naiintindihan yung sinasabi mo. Ngayon, pag naisama mo sila, may kakampi ka na. Alam nyo ba, after kong ipakausap kay Sir Tom, ang tatay ko, nagbitaw ng 56,000 sa akin. Oh. Ngayon, ang aking asawa, ang sabi ko, iniyakan ko din yan. Sabi ko, ako ay makikipaghiwalay, pero pagkatapos na muna ng punduhin. Hindi, ibig ko sabihin, kailangan kasing maunawaan ng kapamilya mo kung bakit mo ito ginagawa nang para meron kang kakampi. Ang sabi ko sa aking asawa, di ba dahil kailangan dalawa daw na leader sa ilalim mo, ay wala naman ako masyadong tropa. Wala ako masyadong kaibigan. So, sinong isasama ko? Ang aking asawa, tama. Dahil ang asawa ko, akala mo lagi kakandidato. Pare, mare. Siya yung maraming friends. Sabi ko, pag hindi ka sumali dito, ay sasabong nga, ay nakakapagpatalo ka. Sumama siya dito. Oh. Sa pilitan. Ganun na, pagka mag-anak. sa kaibigan. Yung kaibigan ko po, na pinilit ko din sa i-fern, teacher siya by profession. Mahal na mahal ang pagiging guro. Ang ginawa ko naman sa kanya, hindi naman kita pasasalihin. Ikay umattend lamang nitong training na ito sa puerto dahil dumating po nun si Upline Sack. Sabi ko sa kanya, pag hindi ka umattend, hindi na kita kakausapin. Awa ho ng Diyos, yung dalawang taong pinilit ko. Yung nasa kaliwa kong si Upline Sharon ay meron na ngayong Mitsubishi Expander. Earning 200,000 per month. Yung kanan ko na pinilit ko din na asawa ko, ngayon hindi na seaman, nagdadrive ng Ford Everest. Earning 500,000 per month. Masama ba ang ginawa ko? Hindi. Maaring mali yung way, pero yung purpose ko, tama. Ang gusto ko lang makita niya. Then after niyang makita, nasa sa kanya na yun kung magde-decide siya. Yes or no. Ang importante, ipinakita mo. So every time na mag-i-invite ka, hindi ang purpose ay papay-inin sila. Alisin mo yun sa isip mo. Hindi ang purpose, kaya mo sila iimbitahan ay papay-payinin para mag-pairing. 1616. Hindi. Ang purpose mo ay ipakita sa kanila ang industriya ang nakita mo. Kasi hindi naman nila ito makikita sa labas. Tama? Okay. So, klaro na po yung invitation.
Ngayon, sasabihin mo sa akin, naku, Upline, ay ang galing ko naman mag-invite, hakot nga ako eh. Hakot. Tapos ang dami kong pinupuntahan, mga schedule. Ay, ba't wala pa rin akong pay-in? Ba't wala pa din? Eh, hakot na. Baka dito ka may problema. Ito na yung part ng engage. Sa engage, kasama dyan ito. Ano pag sinabing rule? Batas. Ito ang batas ng network marketing. Pag hindi ka pumasa sa batas na ito, wala kang pay-in. Ano yan? Ganito yan. Ang A, advisor. Ang B, bridge. Ang C, client, kliyente. Sino ang bridge? Ikaw, tulay. Ano yung advisor? Ang advisor, it's either the company, the product, the event, and the upline, the crossline, or the downline. Kung sino mang gusto mong i-bridge. Ngayon, kung ang sinabi sa inyo ngayong araw na ito eh, Ate Lorna, pumunta ka sa FCC, November 9, magkwekwentuhan tayo dun, pupunta ka? Di, yung ano, yung magchichismisan tayo dun sa FCC, pupunta ka? Ganun ang sabi sa, sino ba nag-invite sa inyo? Sino nag-invite po? Sino nag-invite sa inyo? Yan, ano sinabi ng ano nyo, ng inyong kapatid? Di ba ang sabi, umaten ka, mag-training ka, matututo ka? Yan, oh. Yan. Walang time. Okay. Pag kayo inimbitahan, sinabihan kayo ng ganon, pumunta ka doon at magchichismisan laan tayo, pag-uusapan natin ang kardo, pupunta ka? Hindi. Kasi hindi na bridge ng maayos ng bridge ang event. Kaya ka nandito ngayon na bridge ng maayos ng iyong upline ang event na to. Tama? Kung halimbawa naman sasabihin ko sa iyo, sumali ka June sa ano, sa i-fern scam yun. Sasali ka. Oh, 'di ba? Kasi hindi na bridge, 'di ba? Kung fern day, sabi, uminom ka ng fern day, mamaya sasakit ang tuhod mo, iinom ka. Kasi walang bridge. Walang bridge na nangyari. Ano ba ang bridge? Yung pagpapakilala, tulay. Paano mo i-bridge ang iyong upline? Hakot-hakot ka nga, hindi mo naman na-bridge ang iyong upline. May appointment ka nga sa kliyente, hindi mo naman na-bridge ang iyong upline. So, meron tayong mga don'ts sa pag-bridge. Pansinin niyo yung mga letters. Huwag mo itong gagawin. Pahingi pong dalawang artista. Sino ga? Jun, halika. Upline June. Yan. At si Upline. Yung Sinit. Upline Sinit. Yan. Dito. Ano mo na? Mango. Associate ka. Ito po up. Ano nga? Yan. Ito. Halimbawa, ito yung kliyente. Tingnan niyo yung letters ha. Maliliit, di ba? Paano mo ipakikilala ang iyong upline sa iyong kliyente? Ito yung mali. Wag na wag mong gagawin. Ha? Pag ito ang ginawa mo, wag kang umasang may pay in, ha? Klaro tayo, ha? Ito si Upline Shinet. Ito ang aking kliyente, si June Malyari. Sabi ko, ay, paring June. Ari nga pala si Upline Shinet. Upline Shinet, si paring June. RBA mo na. tama? Mali. Okay. Yan muna. Okay, alis. Yan. Mali yan, ha? Pag gano'n ang ginawa mo, walang pay-in. Okay. Ito pa. Sino ang bida? Bridge. Si Bridge. Ganito yan. Paring June. Ari nga pala si Upline Shinet. Upline Shinet, si paring June. Hoy, alam mo pare, naku. Ang ganda ng negosyong ito. Kumita na ako ng malaki dito. Kita mo yung kotse na nandyan? Akin yan. Anong ginawa mo kay Upline? Sinama mo pa. Eh, magaling ka pala. Tama? Huwag mo na lang isama. Eh, kung iyong sarili mo din ang iyong sarili, ang iyong i-bridge. Yung ikikwento mo pa, ay, alam mo, dati, ganyan. Ikaw pa ang naging bida. Mali po, ha? Okay. Bakit sinasabing mali? I-discuss ko po maya-maya. Ito pa. May mga times na napakayaman ng kliyente.
Di ba? Mas mayaman pa sa iyong upline. So, wag na wag mong gagawin ng ganito. Upline Chinette. Ari nga pala si Paring June. Paring June, ari si Upline Chinette. Uy, alam mo, Upline, pagsatindi ng connection yan. Yan yung pinakamayaman dito sa Metro Manila. Kita mo yung mga lupain na yan. Kanya lahat yan. Ano nangyari? Sino na bridge? Si client. Ang dating kay client, hindi ko kailangan yung negosyo nyo. Diba? Maaring mayaman siya. Pero yung i-fern business, dagdag income pa niya, sana, kung na-bridge mo ng maayos ang iyong upline at ang iyong negosyong dala-dala. Tama? So, wag na wag mo yung gagawin. Ano ang tama? Ito. Sino ang bida? Si upline. Ganito yan. Swerte or mas madali kung ang iyong upline ay may resulta. Yung resultado, nagkakotse na, kumikita na ng malaki dito, kagaya ni Upline Chinette. Ganito yan. Upline Chinette, si Paring June. Ganituhin mo na ako, pare mo eh. Paring June, grabe yung kasama ko na yan. Alam mo ba, sa i-fern, dito sa negosyo dala-dala ko sa'yo, 200,000 ang kita niyan. May kotse na yan. Tapos, team builder na yan. Buting at naisama ko yan. Oh, si Paring June mo, magtataka sa'yo. Tama? Ngayon, madali kapag ka may resulta si upline. Pero paano pag wala pang masyadong resulta? Diba? Halimbawa, wala pang income masyado. Halimbawa, 10,000 pa lang ang income. Ano? Halimbawa, 10,000 pa lang, then hindi pa associate, wala pa masyadong resulta. Ganito. Paring June, ari nga pala si upline Chinette. Upline Chinette, ari nga pala si Paring June. Uy, alam pare, kita mo yung kasama ko na yan. Kung di ko bayaran ng oras niyan, ay sa tindi ng schedule niyan, nagpasama lang ako para ma-discuss ko to sa iyo. Ay, hindi pa ako masyadong marunong dito. Ay, ito, grabe yan, expert yan sa pag-discuss ng negosyo. Nagyabang ba ako? Wala. Wala akong niyabang. Kasi sa totoo lang, yung upline mo, yan ang nakakaalam ng negosyo, hindi ikaw. Tama? Ngayon, kung ang income niyan ay 10,000, pwede mong sabihin, alam mo yan si upline? Ang income niyan, kulang-kulang 50,000. Sinabi ko, kulang-kulang. May sinabi ba akong ano, sinungaling? Diba? Kasi dito sa i-fern, bawal ang sinungaling. Oh, sinungaling ba yun? Hindi naman niya tatanong, eh, magkanong kulang? Oh, may malupit akong downline, kaya ngayon talaga ang bilis niya. Sabi, wawanto pa lang ang income. Ang sabi, ang income nito, kulang-kulang 50,000. Oh, magkano ang kulang? 48,200. Ay, 800. Oh. Anong nangyari doon? Naging proper lang yung bridging. Tandaan nyo, no bridging, no pay-in. Dalawa ang klase ng pagbibridge. Okay na po. Dalawa ang klase ng pagbibridge. Isang verbal at isa non-verbal. Ibinibridge mo nga. Di ba? Bridge ka, taas-taas ng ano, apply mo. Tinaas mo na ng todo. Bago lalantakan mo, RBA mo na, upline. Ang gawin mo po, yung upline mo, dulutan mo ng tubig. Bigyan mo ng upuan. Yung gawin mo, pataasin mo siya. Kasi, ang iyong kliyente, nakamatyag yan sa'yo. Sino bang kakilala ng kliyente? Si Bridge. Ngayon, kung kita ni kliyente na mataas ang respeto mo dun sa kasama mo, makikinig yan. Di ba may mga kliyente na pag-intra pa lamang ay ganyan, alam ko na yan. Huwag mong asahan na ang magpapatahimik dyan ay ang iyong upline. Maanong ikaw? Sabi mo, pare, relax lang. Umupo ka lang dyan, makinig ka. Oh. Ikaw ang sisipor ng bibig nila, hindi yung upline. Ano? Mahirap po sa part naming mag-asawa. Dahil kami ay mag-upline. Ako ang upline, downline ko ang aking asawa. Ay di ka po sabi ABC rule. Ang mag-asawa, hindi may iwasang, hindi nagbababag. Away. Hindi nag-aaway. Taga-Mindoro ko eh. Hindi may iwasang, hindi nag-aaway.
Ngayon, papunta ng kliyente, nag-aaway na kami sa kotse. Diga? Ay, ngayon, nandyan na ang kliyente. Ay, prospect niya. No choice siya, kundi i-bridge ako. Ari nga pala ang aking upline ng buhay ko. Ganon, kailangan niya akong i-bridge. Diba? Ngayon, pay-in. Pagkatapos ng pay-in, pagbalik ng kotse, away uli. The show must go on. Professional tayo, hindi kinakailangang maapektuhan ang negosyo ng personal mong buhay. Kung magkaaway kayo ng iyong upline, huwag mong idamay ang inyong negosyo. Brief, be a professional network marketer. Klaro po? Pag nagawa mo ng mabuti itong ABC rule na ito, sabi ko sa inyo, pay in yan. Pay in yan dahil ikaw ang bridge, ikaw ang didik-dik dyan. Tama? Ikaw ang kakilala niyan, hindi naman kami, hindi naman yung upline mo. Sabi nga kahit ngumuyayan ang bubog, hindi yan maniniwala dun sa ano, sa nagtotok. Ikaw ang kakilala niyan, ikaw ang babaraso dyan. Tama? Okay, ngayon, doon na tayo pupunta sa follow-up. Mahirap po ba yung mga tinuturong skills? Madali lang po. Ikaw lang po ang komplikado pag hindi mo nagawa. Follow up. Paano ba mag-follow up? Pag nagpa-follow up, kagaya nun, halimbawa, ayan, may 24-hour rule. Ayan. Paano ba magpa-follow up? Pag ikaw pupunta ka sa ibang bansa, magtatrabaho, halimbawa, sa sinabi ni Upline GM, Canada. Pupunta ka ng Canada, magtatrabaho ka doon. Ngayon, wala kang kakilala doon. Anong nararamdaman mo? Natatakot ka, nag-aalinlangan ka. Tama? Nag-aalinlangan ka, may mga holdback ka. Ngayon, kung meron kang kakilala doon na nagte-text, huy, anong oras ng flight mo? Magdala ka ng suman ha, magdala kang tuyo. Diba? Excited yung nandoon na ikaw ay dadating. Tama? Anong magiging feeling mo? Excited ka at kampante ka dahil ang pupuntahan mo may kasama ka. Tama? So, ganun din ang gawin mo dito sa i-fern. After malatagan, i-follow up mo within 24 hours. Ipaunawa mo sa kanya na may kasama siya dito pag ginawa niya itong negosyo na ito. Huwag mo siyang iwanan na nakaganon. Naka-float. Ikaw ang mag-text dyan, hindi ang iyong upline. Ang magpa-follow up dyan ay ikaw. Dahil ikaw ang kakilala. Tama? Kami po sa grupo namin, after ng talk, sisikuhin ko na yung ano, yung bridge. Pag gumano na ako, ibig sabihin nun, barasuhin mo na. Dikdikin mo na. Alam mo, sasabihin na ng bridge, sumali ka din eh, kaganda mag-negosyo. Ay, yung mga salita na, ano, arigang, pagmumukhang ari, ikay lulukuhin. O, ang sasabi nun ay yung bridge. Hindi ikaw, kahit gumanyan ka dun, hindi ka paniniwalaan, ano, dali ka naman, kakilala. Ang kukumbinsi dyan ay yung bridge. Yun ang didikdik ng todo. Yun ang magpa-follow up ng todo. Ngayon, kapag naman yung meeting, yung ano, yung RBA, after ng RBA, yung mga talk, meron tayong tinatawag na ma'am. Meeting after meeting. Pagkatapos ng mga RBA or ng mga NDO or event, any event, Cecille, meetingin mo yung grupo mo. Tanungin mo sila kung meron ba silang hindi naintindihan, meron ba silang gusto pang unawain. Ang tawag doon, meeting after meeting. Ano po? Then, ngayon, anong mangyayari kapag ka hindi sumali? Reject. Kasi tanggapin mo ang katotohanan, ang negosyo natin ay may rejection. Tama? Rejections. Anong gagawin mo pag na-reject ka? Iiyak ka? Next lang ng next ng next. SW3. Some will join, some will not, so what?
Next. Next, 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 next. Pag-practisan mo sila. Mag-practice kang ma-reject. Parte ng hanap buhay natin yan. Kaya nga po, sa grupo po namin, ang practice po namin, mag-practice kang mag-RBA sa tapat ng electric fan. Electric fan, para no. Sanay na sanay ka. Ngayon, na-reject ka ng kumpare mo. Ay pare, mare, hindi naman talaga ako dyan eh. Ay sa loob-loob mo eh. I-reject mo lang, electric fan ngayon, hindi umubra sa akin eh. Di ka? Pero mag-practice ka din naman dun sa natango. Aboy, wag naman puro yung electric fan. Mag-practice ka din sa natango. Ano? So, ang rejection, parte yan. Wag mo yang susukuan. Alam nyo ang kapalit lang ng reject, ang katapat ng rejection? Yung deepest why. Yan lang. Pero kung mahina-hina yung sinasabi mong deepest why, bibigay ka sa rejection. Lalo na kung malapit sa iyo, tapos ni-reject ka, ang sakit. Sa totoo lang, hindi naman yung rejection ang masakit. Ang masakit ay yung ego mo. Yung pride mo, natapakan. Pero kung sanay ka, wala ka ng ego, wala ka ng pride, mani-mani na sa iyo ang rejection. Kaya nga, di ba, 200, mag-practice kang ma-reject para mawala na yung ego na yan at mawala na yung pride chicken na yan. Di kaya yaman dyan. Eh ano kung i-reject? Tama? Hindi naman natatapos doon sa mga nag-reject na yan ang iyong pangarap, di ba? Tandaan mo, 200 ang kakausapin mo. Kung na-reject ka ng 4, ilan ang iyong ano, kakausapin pa? 196. Kung wala kang prospect list, susuko ka sa 4. Kasi ang iisipin mo, wala na akong kausap, wala na akong makita, wala na akong mapasali. Pero dahil may 196 pa, excited ka bukas, marami ka pang kakausapin. Tama? So, napaka-importante nun. Yung rejection, deepest why lang ang katapat niyan. Example, ako po ay na-reject at matindi ang rejection na nadanasan ko. Ako'y pinalayas sa compound. Ganun ho kasi ka talaga ako kakakulit at kakapal na ng mukha. Ay sobrang kulit, ay ayaw nga ng kliyente. Tapos hindi pa ako na-bridge ng maayos. Hindi ako na-bridge ng maayos. Then meron akong word na nabanggit na na-offend. Ay di ang sabi sa akin, I'm not interested. Aalis ka ba o ipakalakaladkad kita? Iyak po ako noon. Iyak. Bakit? Kasi that time, hindi pa ako masyado nung engage sa i-fern. Wala pang masyadong training. Iyak ako noon dahil ang point ko noon eh, may-ari ako ng 4 na gasolinahan. Tapos palalayasin lang ako nito. Tapos sabi ko eh, ang akin naman layunin sa kanya, gumaling siya sa diabetes niya. Tapos ako'y palalayasin. Diba? Kung sabi ko nga nun sa best friend ko, kung nakikita lang ng tao na yan yung laman nito, hindi niya ako palalayasin. Dahil ako, kako, mabentahan mo man siya, yung very least, mabentahan ng produkto, hindi naman ako tutubo, dahil ang tutubo naman na yung nagdala. Kanya naman yung tubo. Kung mag-member din naman siya, hindi din ako tutubo dahil strong leg ko. Diba? Kumbaga nung time na yon na-reject ako nang wala naman akong mapapala. Tama? Then hindi lang basta, hindi simpleng rejection ang ginawa sa akin, ipinagtabuyan ako na parang hayop. Magaling pa nga yung aso, syupi. Ayun sa akin eh. Ay tao ko eh, may-ari pa ako ng gasolinahan. Tapos sabi ko nung time na yon nakain naman ako ng 5 beses isang araw. Hindi nga 3 eh, mas madami pa, diba? Ang ginawa ko nun, pinunasan ko yung luha ko, itinago ko yung pag-iyak ko na yan. Kasi after ko doon kasi, makikita ako ng aking asawa ay nega. Hindi niya ako pwede makitang umiyak. Ay mapagmatsyag yan, kita niya pukto yung mata ko. Sabi niya, Rhea, ba't umiyak yan? Sabi ko, hindi ako umiyak. Kasi pag nalaman niya, lagot, hindi na kami papayagan pumunta ng Kalapan. Ay may prospect pa kaming isa sa Kalapan. That time, ang deepest why ko
ay kaya ko ginagawa ang i-fern ay para mas maraming ina na matatouch ko na may halimbawa may sakit ang anak, matouch ko sila at matulungan ko. Yun ang deepest why ko that time. Kaya kahit ako'y pinalayas nung araw na yun, pahid ng luha, diretso uli sa kalapan, nagkumausap uli ng tao. And that day, that same day, na-meet ko yung may leukemia sa kalapan, and ngayon po, dineclare siya na free ng leukemia dahil nung fern din na nadala namin. Hindi yun para sa income. Dalawa kasi ang purpose ko sa i-fern. Hindi lang puro income, kundi makatulong sa kapwa. Yun ang aking deepest why. Na hanggang sa na-shift na, kagaganon ng ganon, maganda kasi yung intention. Pag pure yung intention mo, malaki ang kapalit. Blessing will overflow. So, hindi pa yun ha. Best friend ko pa nung high school, nireject din ako. Ganon din. Scam yan, Cecil. Umalis ka na, umalis ka na. Kamot sa ulo, uwi ng puerto. So, hindi ka pababagsakin ng kahit na anong rejection kung matibay ang iyong deepest why. That time, nung ako'y palayasin, deepest why lang ang meron ako. Wala pa ako nung training. Nakigets niya pa? Hindi ko pa alam to, mga skills na yan, attitude na yan. Ang meron lang ako that time ay deepest why. So, kaya sabi ko sa inyo, hanapin nyo ito pag-uwi. Pantapat yan sa rejection. Tara po. Yan, ngayon. After ng rejection, syempre naman, hindi naman puro reject, di ba? Hindi puro reject. Meron tayong tinatawag na pay-in. Pay-in. Itong masarap, masaya. Pay-in. Ibig sabihin, pag may nag-pay-in, meron kang mababago ang buhay. Tama? Ngayon, pag nag-pay-in yan, nandyan papasok yung ikatlong letter E. Empower. Paano mo siya i-empower? Next, may slides po. Paano mo siya i-empower? Next po. Tapos na po yan. Tapos na po. Pag i-empower, ibig sabihin lang yan, yung downline mo, tuturuan mo, yung napapayin mo, obligasyon mo na maturuan yan. Yan. Pa-attendin mo siya ng 5 beses na NDO. Actually, hindi lang 5. Ako po yung NDO na attendan ko na hindi lang 5. May siguro yung 60 na. 60 na NDO na. Paulit-ulit hanggang sa ma-master mo siya. Di ka ang kanta, pag paulit-ulit mong naririnig, di ba, nasasaulo mo siya nang hindi mo namamalayan. Huwag mong sauluhin ang i-fern consciously. Sauluhin mo ang i-fern subconsciously. Yung tipong pagising mo sa umaga, i-fern ang iyong nasa isipan. Yung automatic. Yung parang pagligo. Di ba automatic? So, ganun ang gawin mo sa i-fern. Parte na siya ng sistema mo. Kaya nga sabi, di ba, daily grind. Gawin mo siya araw-araw para maging parte na siya ng sistema mo. So, ang ano, yung sa amin po, pag ikaw ay bagong member, ang ginagawa namin is pinapasama namin sa grupo, sa crossline. Pinapanood namin, ang una, watcher siya. Matyag-matyag lang kung nagawa. Then sunod, sasama namin siya, mag-RBA na siya. Minsan yung product, part niya, then yung iba, marketing. Hanggang sa susunod, marketing naman yung kanya. Then hanggang sa sunod, buo na yung RBA. So bibigyan mo ng part ang iyong downline, unti-unti niyang matutunan. Unti-unti ay nai-empower mo siya, naiipasa mo yung alam mo. Kung meron lang technology na yung alam namin ay Bluetooth sa Bluetooth na lang, yung ipo-Bluetooth, oh John, iyon na to. Ay bibilhin ko na eh, para hindi mahirap. Share it na lang, oh, share it. Para yung alam ko, alam nyo na din, at yung kita ko, kitain nyo na din. Kaya lang, wala pong technology'ng Bluetooth or share it ng mind. Ang meron lang, kopyahan. Paano mo yan makokopya? I-record. Diba?
Every time na may nag-RBA, every time na may event, or may nagme-mentor, i-ready mo na yung cellphone mo, record. Tapos sa gabi, yan ang iyong sounds. Hindi naman for the purpose na sauluhin mo yan. Kaya lang pag every time na naririnig mo, nasasaulo mo talaga siya. Without knowing. Ang gigisingin mo ay yung iyong subconscious mind. I-empower mo ang iyong downline. Ganon din. Kami po ang sound system namin, ng Ford Everest namin. Hindi po mga kanta. Mentoring po ng uplines ang nandung sounds. Naka-bluetooth na yon. Kung ang biyahe ay ano, apat na oras ding salita ng salita doon si uplines. Naka-record doon si Upline JM, Upline Zach, Upline DC. Kung totoo na madadapa pag binanggit ang pangalan, matagal nang sungaba ang aking mga uplines. Alam niyo yung sungaba? Hindi. O, taga Mindoro po ako. Okay, ngayon, ganun lang kasimple, ipa-empower mo lang sila para lumago yung network mo. Ngayon, sinong nakakita na ng building? Ganda ng tanong. Wala akong nakita ng building sa inyo. Taas po ang kamay na nakita ng building. O, yan. Yung mismong kinatatayo natin ay isang building. Ang network marketing po, di ba kanina sabi ko, aralin mo ang network marketing. Di ba? Simple lang po ang networking. Ang networking ay parang nagtatayo ng building. Yan. Ang building, di ba, bago itayo, nilalagyan ng pundasyon. Sa networking, di ba sinabi ni Upline JM kanina, knowledge. Knowledge ang pundasyon sa part mo. Part mo at part din ang iyong downline. Kaya lang, ang bubuoy natin kasi ay di ba network, building mo. Ngayon, kung meron kang building, kailangan may pundasyon. Sino ang pundasyon mo? Yung downline mo. Tama? Yung apat mong general. Di ba kanina may binanggit ako yung apat? Naalala nyo? Yung apat? Ayan. Ito yan. Apat na haligi. Yan. Yung apat na haligi na yan, yan yung kaibigang A, B, C, and D. Tama? Paghuhukay ka ng malalim na pundasyon, alin ang madaling panghukay? Pala o bakho? Bakho. Ngayon, yung apat mo na yan, gawin mo silang bakho. Paano sila magiging bakho? I-empower mo. Ituro mo yung alam mo. Hindi tayo pwedeng maging madamot dito sa i-fern, lalo na sa knowledge. Yung kaibigang A mo na yan, di ba may tatlo yung kaibigan? May tatlo? Si X, Y, and si Z. Tama? Magkakaroon yan. Ganito ang ating concept sa network marketing kung gusto mong maging matagumpay dito. Si A, turuan mong matutong turuan si X, na matutong turuan si Y, na matutong turuan si Z. Ito ang favorite line ko from Upline Daisy. We are not creating followers. Di naman tayo kulto. We are creating leaders. Bakit? Pang nagawa mong leader yung apat na yan, kahit nasa ibang bansa ka, gagalaw yan. Tama? Kikita yan. So yung apat na yan, lahat yan may tigtatatlo. Tama? Three layer deep. Yan. Pag naturuan mo si B, si C, at si D, gagalaw ang iyong network. Tama? Mabilis na lalaki ang iyong network. Tinan nyo ang building. Pag natapos ang pundasyon, di ba naka-hide pa ito? Naka-hide, wala kang nakikita. Pag natapos yung pundasyon, anong bilis ng magpalitada? Mag-asinta, mag-pintura, maglagay ng bintana. Di ba ang dali ng tumatayo ng building? Kasi matibay na ang
pundasyon. Ganon din dito sa networking. Patibayin mo ng todo itong apat mong pundasyon para yung building mo mabilis na lalaki. Or yung iyong network. Para yung income mo lalaki. Sa unang buwan, huwag kang umasa agad ng big income. Kasi ito yung process na tinuturuan mo ang iyong apat na general. Clear po? Ngayon, kung ang gusto mo or ang idea mo sa i-fern ay gusto mo agad ay recruiting, yung recruit ng recruit ng recruit, tama? Kikita ka niyan, 100,000 per month. Kasi recruit, recruit. Diba? Ayan, dami. Ngayon, next month, gusto mo li ng 100,000. O, sige, 100,000. Recruit uli. Dami. Sunod na buwan, 100,000 uli ang gusto mo. Recruit uli, recruit, recruit. Ngayon, tingnan ko lang kung ika-anin na buwan kung maka 100,000 ka pa. Maaaring mauubos ang iyong kakilala. And halimbawa, ilayo ng 10 malayo, magkasakit ka. Gagalaw kaya itong mga na-recruit mo? Hindi. Kasi very basic. Hindi ni Ella alam ang gagawin. Tama? Pero kung ito ang ginamit mong concept, itong building na ito, gagalaw yan kahit wala ka. Kasi naturuan mo sila. Ngayon, itong mga, ganito ang ginagawa, yung recruit ng recruit ng recruit. Ang ginagawa niyan, kalsada. Hindi building. Kalsada. Ngayon, tatanungin kita, kapatid. Ano bang ginagawa mo? Kalsada o building? Building. Ito po, pag nakuha nyo ito, natutunan nyo ito. Yung income po namin, yung kaninang tanong ng tanong sa akin, kung paano ko kinikita ang 1 million per month, hindi ho ako nag-recruit. At lalong hindi ako nagbenta. Lawit na ang dila ko noon makakita ng 1 million. Wala akong ibinentang firm day sa 1 million na income ko na yon. Ang ginawa ko lang ano, tinutukan ko itong apat. Actually, hindi po apat lang ang naturuan ko. Walo. Nakapagturo ako ng walong leaders. Kaya po, gumagalaw sila kahit na kami ay wala. Yun doon po nang gagaling. We are not, ulitin ko, we are not creating followers. We are creating leaders. Yun lamang po and thank you.